I'm here to present about our company, Inca Philippines. Inca is a 36-year-old company. Inca means our main company is in California, but during the year 1988, this foreign company, bigla silang pabagsak, so binili ng isang Filipino, so owned by Mr. Ralph Cabrera. Pinoy lang po ang mayari, which is based in Manila. And our company, main office is in Muntinlupa, Upang Muntinlupa, and we have four manufacturing plants. Isa sa Taytay Rizal, isa po sa Kupang Muntinlupa, isa sa Silang Cavite, one in Tayod Consolacion, Cebu, and ongoing po ngayon yung construction ng manufacturing plant namin sa Santa Cruz, Davao, which is will be operational by June of this year. So, tama-tama po, binigyan kami ng chance ni Secretary na makapag-supply po dito all over Mindanao. Kasi meron din po kami mga ibang projects din po sa buong Mindanao. So una, we have po kami po kasi, we have our own mold shop. We manufacture our own fish cages. So hindi po kami nagdidepende po sa ibang supply. So kami mismo ang nagsusupply ng mga cages namin. So we can develop, we can do our own mold. So kung merong mga ideas na gustong i-present yung mga customer namin, so pwede kaming gumawa. Like sa pong ito, we develop a 2-meter submerged cage kasi nung panahon po ng Yolanda, nasira po yung mga submerged cage doon sa Leyte, which is yun po ang pinangkabuhayan ng mga tao doon. Ano sila, malaki po kasi ang kita nila sa red grouper. So pagdating po ng Chinese New Year sa February, ang red grouper nila umaabot ng 4,500 per kilo live. So nag-develop sila ng submerged cage. Pero that time, nasira. Mga bamboo lang kasing ginawa nila na submerged cage. So we partnered with a Japanese company, JICA. Nag-develop kami ng HDPE na submerged cage. Ito na po yung design namin, actual po. Submerged cage, pwede siya pang grouper, pwede din po siya pang lobster. So ito, nag-harvest na sila ng lobster, nag-harvest na rin sila ng grouper. So from Region 8, dinala din po ng director ng BIFAR, sa Caraga. So kasi maraming lobster sa Caraga area. So kinukuha nila yung juvenile lobster dito sa Surigao Sur. Ang grower naman ng lobster after one year dito naman sa Surigao del Norte. So yung mga taga Manila, yung mga buyer pumupunta doon, padalhin nila sa Manila. Umaabot na sa Manila yung live lobster ng 7,000 per kilo. So sa farm gate price po dito sa Surigao, 3.5 yung live lobster per kilo. Pagdating sa Manila, times 2 na yung presyo. So ito po yung successful po nila na project sa Surigao. Ito naman sa Southern Leyte. Ito na po yung mga na-harvest nila ng mga lobster sa Southern Leyte. Gamit din po yung submerged cage natin. So marami na po tayong natulungan ng mga LGU at national government din po. Ito naman po, 10-meter diameter submersible cage. Ito po yung dinevelop namin, partner yung Japanese company din. Itong submersible cage, matagal na po ito ginagamit sa Japan. Using po tuna. Kasi po ang kinukulture po sa Japan, mostly tuna. So malalaki po yung kanila, abot po ng mga 50-meter diameter. Pero ang isda nila sa loob, malalaki din po, tuna. So sila doon, dinadaanan din kasi ng bagyo yung Japan. So yung technology nila ng submersible fish cage, tinransfer sa atin dito, kami yung napili nilang company na mag-develop dahil customize kami. So ito na po yung resulta natin ng submersible cage. Ito po yung ginagawa na rin ng Inca, yung grid mooring system. Ito po yung mga pondo niya sa ilalim ng cages na kung saan nakatali yung cage. Kapag isang piraso lang kasi ng cage ang nakatali, so pag hampas po ng alon, madali lang po siyang gumalaw kung mahina yung mooring system mo. So unlike po kasi ganitong design namin, yung 10 cages,
nakaano na siya, nakatali na siya, nakagrid na sila lahat. Pero pag gagalaw siya, sabay-sabay silang gagalaw. Hindi sila matatanggal agad-agad kung sabay-sabay po silang gagalaw. So ito po yung itsura ng submersible cage. Ito po, meron sa Giwan, sa Samar, meron po sa San Juanico, sa baba ng San Juanico, sa Basay, meron din po sa Tacloban. So yung 3 years project po ng JICA na ginawa after Yolanda, ito na po yung resulta nila, which is until now, ginagamit na nila. So far, wala na po kami history na nagkaroon po ng problema pag may typhoon doon, nawawash out yung mga fish cage nila kasi meron namang forecast na parating yung typhoon, alam nila anong araw. So a day before, kahit may isda yung loob, nilalagay nila sa ilalim yung cage, kasama yung isda. Pag nagpas na po ng typhoon, kinabukasan, i-resurface lang nila. Ito namang cages po na nito, single pipe lang. Pero pwede po kaming gumawa ng double pipe, pero para po makaano yung mga fishermen, makamura sila, kaya naman, basta lang nasa loob lang ng cove. Huwag lang sa labas na malalaki yung alon. So, pwede naman dyan. Until now, kahit po hindi submersible, ang ginagamit nila doon, bumibili sila sa amin ng 30, 50, 100 na ganito. Dahil instead na mag-bamboo po sila, dito na sila, HDPE. Kasi ang life shelf life nito, 50 years. Eh, bamboo ay isang cropping, dalawang cropping. Magpalit ka na naman, tapos ang tagal pa matapos, magsigot pa. Ito, 50 years ang lifespan niya. So, minsan naman yung iba, meron na silang mga fishermen, mahilig kasi mag-assemble-assemble. So, kung ano lang nilalagay nila. Basta importante, yung pinaka-floater nila is HDPE. So, ito din po, dinevelop namin low-volume, high-density fish cage. Marami po itong dati, nung unang panahon pa sa China, ang dinevelop nila nito. Low-volume, high-density fish, para po ito sa mga high-value, lapu-lapu, danggit, sibas, pampano. Para po kasi ito siya, maliit lang yung isda mo, pero mabilis yung tubo. Kaya ang tawag po niya, low-volume, maliit lang po, konti lang, 100 isda, sa isang cage, high-density, mabilis yung tubo. So, meron siyang sa isang module, 4 or 6, para, kasi hindi mo pwedeng paghaluin yung malalaki sa maliliit. So, meron silang, mag-ano sila, maglilipat sila ng mga isda, segregate nila. So, pwede ito sila sa mga high value na mga isda. So, pagdating po ng panahon, pwede tayong maglagay dito, magkaroon na tayo ng, hindi necessary na submerge na grouper, pwede po tayo floater, meron po tayong ito. Pero ito siya, isang buong cage na siya, wala siyang yung dugtong-dugtong. Galing sa machine namin, paglabas niya, fish cage na kagad. Low volume high density fish cage. Marami po ito sa China, isang buong bay nila, puro po ganyan. Kaya yung harvest nila, tuloy-tuloy din, every month, meron silang harvest. Same din po, grid mooring system. Kailangan taga ng grid mooring system. So ito po yung the usual po natin nakikita, yung 10 meter diameter fish cage, yung sinasabi nilang Norwegian. Kasi nauna kasi itong dinisign ng Norway. Kahit sa Japan, ganito na rin ang itsura ng mga fish cage nila doon. Malalaki, up to 50 meter. So, ito po yung nakita natin sa mga mariculture parks na sabi nilang Norwegian. Pero ang tawag po talaga natin dyan, circular fish cage na double collar. So, meron po kaming dinevelop dyan na stanchion. Yan po kasi yung stanchion, yung parang poste niya. Itong mga ano niya, itong mga parang poste. Yan, nasa baba po, yan po nitsura ng stanchion. Dati kasi, sa Norway, dinisign nila ng stanchion, mayroon pang mga tornilyo. Mga tornilyo para makabit yung stanchion, yung tornilyo, mga stainless. Kami sa Inca, since we manufacture our own plastic, nag-develop kami ng double cavity stanchion, yan po sa baba, buo na, wala ng tornilyo. So, pagdating ng assembly, buo na siya. So, kahit gumalaw-galaw siya, wala siyang tornilyo, walang lumuluwag, wala pong mga kailangan adjustment. So yan pong advantage namin dito sa Pilipinas na nagkaroon kami ng ganitong development ng double cavity na stanchion na wala na pong mga tornilyo. So merong iba nagsusupply galing Taiwan, galing din, meron din sa Manila, pero yung kanila, yun pa yung merong tornilyo. Pero ini-encourage na namin yung mga ibang investor na
lumipat na sila sa stansyon na wala to para hanggang 50 years pa talaga o more than yung fish cage nila. Then, meron po kami dinevelop din pagdating po ng panahon kung kailangan na natin ng meron na tayong breeder o kung sa manok pa, broodcock. So, magkakaroon din tayo ng broodstock cage para po sa bangus. So, in time po, para meron na tayong sariling fingerlings, meron po tayong, meron kami dinevelop na broodstock cage. So, nandun sa loob po yung breeder natin, pag mangitlog na siya, yan pong sa taas niya na kulay blue, yan yung egg sweeper. So, gagalaw siya sa loob. So, yung itlog ng bangus, sinisweep lang niya. So, makukuha niyo na yung itlog ng bangus sa loob. Partner namin dito yung Bifar na nag-design ito. Kami yung nag-develop. So, in-enhance pa namin. So, meron na tayo dito sa Caraga, sa Bifar. Meron na din tayo sa Region 7. Meron na rin sa Luzon. So, ang tawag po namin dito, circular fish cage, breeder cage, na merong egg collector. So, which is, pagdating po ng panahon, para magkaroon na tayo ng sarili nating breeder na bangus, meron po tayong ganitong design. So, ito po yung mga mooring system namin ng Inca. Yung conventional natin, yung semento na mooring block na nilalagay natin. Then, ang isa po namin dinevelop, ito po, kung makita niyo po underwater, nadya-jackhammer sila underwater. Yung sa taas, may dalawang diver kami, and then sa baba, meron siyang pin na parang rod. I-jackhammer mo sa ilalim ng dagat, meron lang siyang hook, doon na lang i-hook yung rope. Kasi meron din po kasi mga areas na kailangan lagyan na matatamaan yung mga corals. So, kawawa naman, since ano yun, natural breeding ground ng mga isda, yung corals, so hindi kami gumagamit ng mooring blocks. Mas prefer pa namin na gamitin yung tagil mooring. Tawag namin tagil mooring kasi yung pin na ini-insert namin sa ilalim ng dagat, malaking rod siya na pag hila niya, maglalock siya automatic. So, doon na po itatali yung mga cages. Meron din po tayong harvesting platform na pwede magamit na HDPE na din po. Kami din po ang nag-develop nito, gumawa. Ito din po, sa mga corner ng mga fish cage natin, naglalagay tayo ng mga marker buoy. Mga marker buoy. May solar din po yan siya, 3 to 5 kilometers. So, pagdating ng sundown, iilaw na siya. So, yung mga fisherman, hindi na sila makakapasok basta-basta dun sa mga corner. So, lahat po ng agriculture park na nilagyan ng Inca, pati sa buong Region 8, saka Region 7, naglagay na kami ng mga ganito sa mga agriculture park nila, saka sa mga sanctuary. So, kung meron mo tayong mga identified sanctuary dito sa area natin, pwede din po natin lagyan ng mga marker buoy para po yung mga fisherman makikita nila na bawal silang pumasok mang isda sa sanctuary. Pwede din po siya sa mga diving areas natin. So, makikita nila, yan yung diving area. Okay, thank you po. Yan po ang isang presentation ko po para po sa mga product namin sa Inca. Ito naman po, ito, i-present ko po itong sa Parang.
pendapat. Si Boy Over po na. Kaya kumikisik sa kuloko ko, mayroon. Dito ako nakakagawa ng teknik. Mga bagong teknik. Magaling ang asawa niya. Kaya sa turo niya. Okay. Ito po yung project proposal po natin sa Parang, Mariculture Park po. So, 20 units of 10 initial, meter. Initial po. Ito po yung isang set po ng 20 units na coordinates niya, dito po, yung sa May Sarmiento, saka tabi po ng Pulok Harbor. Pulok Harbor. Location of Vestiges, parang Mindanao. So, doon po banda. Malayo po doon sa ikutan ng barko. So, meron na po kaming nakuha doon na navigation na lane ng mga barko po sa Pulok po. Ito po yung mga nakuha po namin footage during po sa pagbisita po last time. So initially po, sa isang module is 20 units of 10 meter diameter single pipe. So makita nyo po, meron pong mga boya ng every four corners ng cage. So dyan din po nakatali yung mga vestiges. Naka-grid mooring type, kagaya po nung pinakita ko kanina na naka-grid. Meron na po tayo ditong drawing sa printout po na binigay ko po. And then meron po siyang harvesting, may platform po sa gitna, na which is pwede siya lagyan ng mga, ng bahay po sa gitna, ng bamboo shed para po sa security at the same time sa mga feed. Yan pong kulay orange, 6 meter by 6 meter na floating pontoon. So, yan po ang overview ng top view ng cages na may net, tapos meron na rin siyang floater sa gitna para hindi po sumayad yung net sa tubig. Para pag feeding po ng bangos, hindi nasisira yung muso ng bangos, tatama doon sa cover na net. So, kaya nakaangat yung net sa gitna. Meron siyang floater sa gitna, nakaangat siya. Yan po ang itsura ng na fish cage natin. Ito po yung part and details po ng fish cages. So, ang diameter po ng pipe is 225 mm, SDR 17. Meron po siyang polystyrene sa loob ng pipe. Ito din po yung rack na nasa gitna para hindi sumayad yung net. So, meron tayong rack sa gitna. Para yung muso ng bangos, pag hagis ng mga feed, hindi tatama. So, meron tayong cover net, may nursery net para doon sa maliliit pa. Then, later on, magpapalit din ng grow out net. Meron din tayong net weight. Para yung net sa gitna, sa ilalim, hihilain dyan. Hindi siya madadala ng current tapos mag-squeeze. So, yan po yung design sa ilalim. So, 30 mm na PP rope para sa cage line, mooring line, and grid line. So, naka-grid na po yan sa lahat. Then, sa corner po, meron siyang ball float. Yan din pong isang nagpapahawak ng grid natin, yung mga ball float. Then, naka-cordon din po siya. So, hindi makakapasok yung mga bangka. Hindi sila basta-basta makakapasok yung mga bangka. So, alam nila na bawal silang pumasok doon sa fish cages. So, meron yung warning na sa kanila na meron mga orange na cordon for mga float ball doon. So, 300 kilogram concrete mooring block sa doon sa labas, sa cordon float. Yan naman po sa corner, yung sinasabi po kung may solar. So, sa corner ng isang module natin, meron doon mga solar para lang
mag-demarking. Ito po, 6 meter by 6 meter floating pontoon. Lalagyan po yan ng bamboo house for security. Lalagyan din po ng water tank para may tubig sila supply, rain collector, at meron din lang sariling toilet sa loob na hindi nila kailangan yung dumi nila doon po sa mga isda. So, meron tayong sariling toilet po na dinidevelop para dyan. Ito po yung mga actual fish cages na ginawa doon sa Tamar. So, kagaya po nito, nilalagyan nila ng kawayan instead po yung raft. Pero, mga fisherman po, mahilag kasi silang mag-innovate yung medyo. Pinabayaan lang namin sila as long as yung pipe nila, yun ang pinaka-floater nila. Yan po, nag-stacking na po sila ng mga fingerling. Actual na po yan. So, meron din po silang floating house para pahingahan. Security at the same time, yan din po yung ano nila, lagayan ng feed. So, yan po ang actual na po na fish cages. 10 meter diameter po siya. Yan, mag-stacking na sila. So, ililift na nila yung side ng net. Tapos, may bangka lang sila. Yan po yung actual na nakita, makikita natin soon dito na 20 units. Ito din po ginawa namin sa ano, sa Samar na 20 units. So, ito po design natin dito sa ano, sa Parang. Okay, thank you very much po. Kung meron po kayong tanong, pwede po. We're open for questions. Salamat, Jonathan. Thank you, sir. Mayor, may question kayo? Vice Mayor? So, kung wala po kayong tanong, I will officially... Yes, MP? Boss, yung 10 units there, how much it will cost? Hindi pa kasama dyan yung, ano, yung feed saka fingerling. Hindi pa kasama yung feed saka fingerling. All in all po, kasama yung present ko kanina, yung 20 units na merong ramp sa gitna, aabot po siya ng 6.6 million po. Lahat na yun. May net na. Yung 20 na po yun. Tapos, meron na po siyang yung 6.6 million. 6,600,000. Material lang, material. Material na, lahat na. Ang kulang na lang po doon, isdak na lang, saka feed. Bebe, which means 6.6, kasama na doon yung labor. Kasama na lang. Sila mag-install. Kami na po mag-install. Na-install na, delivered na. Sir, ang kulang. Pwede yan sa ligwasan? Actually, pwede. Pero anong i-raise mo doon? Tilapia. Magiging viable bang tilapia sa ligwasan? Ang problema mo kasi kayo MP, right now, ang preference ng mga tao, even sa bangus, sa tilapia, gusto na yung brackish water. Kasi masarap yung lasa ng tilapia ngayon, ginugrow na sa dagat. Ginugrow na sa dagat. So, wala nang mahili kayo sa tilapia na inland. Kasi may langsa eh. May langsa. So, in fact, darating yung ating technical guy, si Rocky French. Meron na kasing technology eh, yung brackish water at salt water ng tilapia. Siya yung magpo-formulate ng fins natin. Ang critical component ng project na ito, MP, is fins. Kasi pag hindi mo hawak yung fins mo at nag-depend ka sa commercial fins, patay ka. Yun ang malaking expense actually. Kaya nga ang estimated, bawat fish cage na ganyan, ang estimate na nakamalalag, aabot ka ng mga 2.5 million. Sa feeds lang? Oo, including labor and feeds. Feeds ang pinakamalaking. Feeds ang pinakamalaking. So, parang ano rin lang ang initiative, it is similar to poultry. Oo, ganun. Yung feeds component na, yung sa isang cycle, doon talaga. Ang kagandahan nitong kay Rocky French Mayor, this early, sinabi ko na sa kanya, ang problema natin sa Pilipinas, feeds, kasi mahal ang soya. Sabi niya, hindi, tingnan natin yung iba. Di ba malapit lang, sabi niya yung matling sa'yo, yung kasaba. Sabi ko, malapit lang. We can use the flour. And then, sabi niya, di ba maraming kalabasa dyan na hindi mabenta? Sabi ko, maraming kalabasa. We can also use kalabasa. We can also use banana reject. Pero ngayon, ang kalabasa, hindi na sila nagtaling kasi... Mura. Pero pwede, kung dito, talagang nabubuhay ang kalabasa. Ayun. Oo. O di dati. Di ganun mayor, magagamit na natin yung local na mais ng mga tao natin. Magagamit natin yung kalabasa nila.
magagamit natin yung mga produkto nila sa feed formulation. And that could be another industry for parang. Di ba? So, kung wala na po kayong tanong, I will formally turn over to you, Mayor, yung aking letter of intent. No? Pinareceive pa. Pinareceive ko muna sa Mayor's office. Yes, Mr. Gawad. Ano yung possible roaster, roaster, or like it is flowing, hindi naman siguro lahat ng mga pizza pinakain na doon, kahit naman yung over dyan na tayo yung mga excess, it means na butat yan, magpunta yan doon sa mga nearby leaves, farming. So ano kaya yung mga possible effect mo? Oo, ito yung long run. Hindi kaya yung mga pictuhan, o kaya doon sa mismo environment within, actually po, ang kagandahan po sa area natin, dito sa Parang, meron tayong dalawang close cove talaga. Yung dito sa may Polio Port, saka yung doon sa kabila. Ang gandahan na yung gitna niya. Moro point. Labas-pasok po yung current niya. Yun pong pinaka-importante. Na makakapasok yung current, kakalabas. Yung mga pigs naman po na nasa ilalim, una, i-develop din natin yung sa Tambuanga po na makakuha tayo ng mga sikukumber. Tapos lagyan din po natin yung mga high value fish sa ilalim, yung mga danggit. At the same time po, yung current po ang magsarili niyang maglabas ng mga ano doon sa ilalim, mga excess feed. Pero since yung gitna niya ng bay is labas-pasok siya, so automatic na po yun siya magde-develop ng sarili niyang kalinisan po sa ilalim. So, actually, meron talagang environmental concerns yan, to be honest with you, Kutsiyano. And that's one of the issues that I've been raising, actually. Pero merong mga biological measures tulad ng paglalagay ng sea cucumber sa ilalim. Kasi ang kagandahan ng pinuntahan natin doon, buhangin yung ilalim. Natural breeding ground ng sea cucumber. So, yun ang isang biological natin na measure, no? Na pwede nating ma-address yung excess feeds. At saka ang sabi sa akin ni Rocky French, no, kasi veterano yun sa ano eh, sa tilapia growing sa Amerika. Sabi niya, nangyayari yan kapag ang iyong feeds na ginagamit hindi floaters. So bababa. So kailangan floaters talaga ang feeds mo. At may technology siya kung paano maggawa ng feeds na floaters. And then may inialagay sila sa ilalim na danggit sa kakipong. Yun ang taga-kain. Yun ang mga taga-linis. So yung SBT at saka yung fiberglass. Hindi po. Ang SBT po kasi hindi namin makukumpare sa fiberglass. Kasi una, iba sila material. Yung fiberglass po is masardos kasi siya in natural. Kasi puro po chemicals. Diba, puro po chemicals ang pinapahid doon, yung fiber mat niya, makati po yung sa katawan. Ito pong HDPE natin, hindi po kami gumagamit ng mga recycled plastic. Kasi meron pong ibang mga septic tank, basurahan, na galing sa ina, ginagamit nila mga regrind plastic, i-regrind nila, then i-produce nila ng bagong produkto. Yung ito pong atin, as in bago pong resin, coming from oil, from coconut oil. Tapos gawin nilang resin, binibili namin sa Thailand, Malaysia. Nandun po kasi ang mga powder resin na nag-import po kami noon. Tapos pinamanufacture po namin. Ang tawag po namin doon, virgin resin, polyethylene. So, ibig sabihin, ang raw material natin sa paggawa ng plastic is, ano talaga ang tawag doon, biodegradable. Kasi galing siya sa virgin resin. Never po kami gagamit ng mga recycled plastic or grind resin. Kasi hindi po natin alam kung ginamit na nila yun sa mga chemical, sa mga storage tank na pinaglalagyan ng mga chemical. So, iba po ang material ng fiberglass, iba po yung HDPE na high density polyethylene na virgin resin. Meron din kasi mga polyethylene na mga regrind or mga powdered resin na ano na, mga ginamit na dati. Yung gamit po natin is puro po virgin. So, mahilig po kami dun sa
sa mga virgin racing ko na. Okay, so doon ko na i-turn over, Mayor, yung letter of intent namin. May isa pa kaming issue na sana ma-address mo rin, yung security. Yun lang ang kailangan natin.